Exodus 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptiyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like, watch, subscribe at pindutin lang ang notification bell para mapanood nyo po ang mga bagong videos na i-upload, at kung meron kayong mga comment isulat lang sa comment section sa baba. Maraming salamat po! Medical missionary work are to advance together. The gospel is to be bound up with the principles of true health reform. Christianity is to be brought into the practical life. Earnest, thorough reformatory work is to be done. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Napakaganda po ng hapong ito dahil susubaybayan niyo po kami at papakinggan po namin ang inyo pong mga komento, ang inyo pong mga katanungan at aabangan po namin ang inyo pong mga isisend po na mga reaction sa ating pong programa ngayong hapon pong ito. Simulan po natin ng isang panalangin sa ating pong pasimula. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong walang sawang pagbibigay po sa amin ng paalala na kami po ay dapat na sumunod po sa inyo pong kagustuhan na magkaroon po kami ng perpektong katawan, pag-iisip at pananampalataya po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Ama, sa hapon pong ito, kasama po ang mga taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan ay gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, upang bigay po ang pabalita ng kalusugan sa lahat po ng mga manonood, mga kamag-anak po namin, mga kaibigan at mga kakilala. Patawarin niyo nawa po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. At tulungan niyo po kami dalawa ni Doc Tam na maibigay po, Panginoon, sa inyo ang buong-buong papuri at pasasalamat sa paggamit niyo po sa amin sa ministeryong ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, sa hapon pong ito, napakaganda po ng atin pong pag-uusapan. Dahil nung last time, Doc, di ba, pinag-usapan natin ito talagang napakagandang topic regarding sa isang powerful talaga nga naman na green plant, which is yung malunggay natin. And sa atin pong pasimula, no, sa atin pong mga kaibigan, nais po namin ibahagi po sa inyo. Alam mo, lagi ko tong naririnig kay Doc, at saka manghang-mangha talaga ako kasi paborito kong gulay to, Doc, yung ibibigay natin sa kanilang tip. At alam niyo po ba, mga kaibigan, mag-comment po kayo kung alam niyo po itong babanggitin ko na isa talaga nga namang pampagaling sa atin pong baga. May hint na sila, Doc. Dahil ito yung binigay ni Doc na talaga nga namang nung kasagsagan ng COVID at ang dami nagkakasakit, inuubo, humihina ang resistensya, especially yung paghinga nila, ay talaga nga naman po itong labanos, yung atin pong radish. Ngayon, Doc, napakaganda ng source of antioxidant nito, di ba? Yeah, kaya lang iba talagang medyo nag-a-adjust talaga sa lasa. Siyempre, medyo kailan pag-aralan mo rin kung paano adapin ito. Same time, malaman mo muna yung benefit. Para kung malaman mo, kahit paano, ay magkaroon ka ng idea na malaking tulong pala ito. Tama, Doc, no? At yung mga benefits nga na yan na sinasabi ni Doc, ayun yung rich in vitamin C, mataas din siya sa antioxidant, kaya talaga nga namang magkakaroon talaga ng healing po talaga yung atin pong baga. Samahan pa natin ng antibiotic na sibuyas, di ba, Doc? Yung raw na sibuyas, napakasarap. Pang ensaladang-ensalada, kulang na lang ng kamatis. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, talagang lumalambot yung mucus . Lalo na pag hinaluan pa ng garlic. Lalabas. Ito yung natural antibiotic, natural cleansing, and at the same time, ay nakapagpapatunaw ng mga hard mucus, kung tawagan ni Qatar o yung medyo namuuna. Yes, ayan. Thank you so much, Doc. And alam niyo po ba, mga kaibigan, andito na naman po kami dahil ipapaalala po namin sa inyo na hindi po kami nakakalimot. Dahil alam mo ba, Doc, may mga nagsend na sa akin ng kanilang pictures 10 days before and after 10 days ng kanila pong challenge na hindi po sila kumain ng hapunan, Doc. Yeah. Dahil
Napakaganda po talaga ng epekto, mga kaibigan, kaya isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at kami po ay handang-handa ng makita ang inyo pong before and after na itsura. Kung may tiyan pa po ba o wala na pong tiyan, na pwede na po bang pang summer, mag-summer attire? Kasi summer na. Alam mo ba na kung ang lahat ng Pilipino, kung bibilangin mo yung populasyon natin, at kung lahat ng Pilipino ay hindi kakain ng isang beses maghapon or twice a day, hindi lang makakasave ng napakalaking pera doon sa paggamutan at makakasave ng pera sa supplement dahil napakalaking tulong ito at yung pagkain pa. Talaga, we are talking about, baka we are not just talking about billions of pesos, baka hindi lang ganun kalaki. Isipin mo yung mababawasan na yung budget mo sa pamimili mo ng pagkain. Tama. Pangalawa, hindi ka na kailangan pang mag-isip pang bumili pa nung pang palus ng weight. Dahil natural weight formula, formula. Pangalawa, maging independent ka na sa ospital. Hindi ka na basta na lamang tatamaan ng karamdaman. Pangalawa, haba pa yung iyong buhay. Amen. So napakaganda ito, kung talagang sa Panginoon pati nang galing. Amen. Yun ang pinaka-point dito. Kaya mga kaibigan, isend niyo po sa amin ang inyo pong 10-day challenge dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. 2 days a meal, mga kaibigan, either 6 a.m. or 7 a.m. At ang last meal niyo po na full meal ay 1:30 or pwedeng 2 p.m. or alas 12 po, nasa sa inyo po yan. At kung kayo po ay nagugutom sa gabi, pwede po yung buko meat, yung laman ng buko o kaya sabaw ng buko. Ang may advice ko lang sa sabaw ng buko, kung magagawa nila, na pagkabukas ng buko, doon inumin, huwag nang patagalin. Kasi napakadaling ma-spoil siya. Yes, totoo, Dok. Napapanis talaga siya. Magaman yung lasa niya, parehas lang, pero hindi na ganun yung potency ng quality ng buko. Kaya doon sa mga umiinom ng buko, pagkabukas na pagkabukas ng buko, doon po ninyo inumin. Yes, tamang-tama yan, Dok. Kaya sa ating pong mga manonood, ngayong hapon pong ito ay sisimulan na po natin ang ating pong programa dahil ang topic po talaga natin ay tungkol sa paglilinis ng ating pong katawan. Ano kaya ito, Dok? Pagkiskis ba ito ng ating mga balat? Actually, itong paglilinis eh, talagang, di ba, cleanliness is next to what? Godliness. So, ang point natin, sabi nga, kahit nga sa loob ng ating mga tirahan o tahanan. Sabi doon ang anghel daw ay bumibisita at pumupunta sa mga tahanan na may kalinisan. Yes. Kaya kung gusto nating makaranas na bisitahin ng mga anghel ang ating mga tahanan, eh siguraduhin natin na talagang maayos. At ang ating kapaligiran ay mayroong tinatawag na maganda sa paningin ng mata na ang mismong nakatira ang magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Amen. And also, Dok, nadagdagan ko yung sinabi mo kasi sa ating pong mga manonood, remember, God created the world. God did the creation in 7 days. In order po, mga kaibigan. And also, yung Ten Commandments natin, in order din. The first 4 is for God and the remaining 6 is for man. So, napaka-importante po talaga, mga kaibigan, na tayo po ay maging organized because our Lord and Savior, our God the Father, is an organized God. He is a God of order. Kaya sa 2 Corinthians 7:1, if I'm not mistaken, sinabi na, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and spirit. Amen. Yun yung point na kahit sa Bible ay talagang punong-puno tayo ng mga paalala na yung pagkakaloob ng ating sarili ay kailangan may kaayusan at talagang gawin natin yung bahagi natin upang makasiguro tayo na tayo na rin mismo yung mabibless dito. Kaya kung titingnan natin ang unang kapanahonan ay sa bansang Israelita, alam natin, nakitang-kita natin mula nung nagkasala yung tao para malinis ang iyong kasalanan, kailangan magandog ka ng walang bahid ng kapintasan. Siguro basahin natin itong konti para maganda magsimula tayo dyan. Okay. Basahin po natin sa page 20 ng Councils on Diet and Foods. Paragraph 17. An offering without blemish. In the ancient Jewish
service, it was required that every sacrifice should be without blemish. In the text, we are told to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. We are God's workmanship. The psalmist, meditating upon the marvelous work of God in the human frame, exclaimed, "I am fearfully and wonderfully made." There are many who are educated in the sciences and are familiar with the theory of the truth, who do not understand the laws that govern their own being. God has given us faculties and talents, and it is our duty as His sons and daughters to make the best use of them. If we weaken these powers of mind or body by wrong habits or indulgence of perverted appetite, it will be impossible for us to honor God as we should. Ang sakit naman ng do. Kaya napakagandang maintindihan natin. Kaya nga, ang sabi pa nga, God requires. Ayan, yung nga. Pakituloy. Yes, sa paragraph 18 po ng same page mga kaibigan, page 21 ng Councils on Diet and Foods, God requires the body to be rendered a living sacrifice to Him, not a dead or a dying sacrifice. The offerings of the ancient Hebrews were to be without blemish, and will it be pleasing to God to accept a human offering that is filled with disease and corruption? He tells us that our body is the temple of the Holy Ghost, and He requires us to take care of this temple, that it may be a fit habitation for His Spirit. The Apostle Paul gives us this admonition, "Ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." All should be very careful to preserve the body in the best condition of health, that they may render to God perfect service and do their duty in the family and in society. Kaya kung titingnan mo yung keynote ng ating propetisa, ng ating, yung ating Bible sa Romans 12:1, ang sabi doon, "I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that we must present our body a living sacrifice, holy and acceptable unto Him." So, minaglipay naman ng ating propetisa na yung acceptable unto Him, kung paano i-present ang body without what you call that, yung present your body a living sacrifice. Yung living in sacrifice, pinaliwanag dito, not a dying sacrifice or something yung sickly o yung may sakit. Kundi talaga nire-require tayo, talaga tayo na magkaroon tayo ng kaalaman na inahandog natin ang ating katawan sa ating Panginoon na maalagaan natin na walang bahid ng anumang uri ng karamdaman. Ganito lang pala yung karampatang pagsamba na hinahanap niya para maluwalhati naman natin yung nagbigay ng kalusugan sa mga anak niya. Ikaw ba nung pinanganak, may diabetes ka na? Wala, Dok. Malusog ako. So, ibig sabihin, maghahanap ang Panginoon sa'yo, bakit ano nangyari sa'yo, anak? Bakit noon ay ang lusog mo? Bakit nung medyo nagkaedad ka na? Tapos ngayon, nag-asawa ka lang, sumobra na, laki na. Tapos nagkaroon ka pa ng high blood, nagkaroon ka pa ng tinatawag na hypertension, may maintenance ka pa. Sa tingin mo ba, kalooban ng Panginoon, iahandog mo yung katawan mo na nasa ganyang kalagayan ang iyong pamumuhay, samantalang ibinigay niya yung pamamaraan kung paano mawala yung mga karamdaman? Hindi, Dok. Siyempre, dapat ibalik natin sa Panginoon, ipakita natin sa Panginoon na kung ano, kung paano niya tayo ginawa, ay ganun din naman dapat yung ipagharap natin sa Kanya na, "Panginoon, ito po ako, malusog po ako dahil ito po ang ipinagkaloob niyo po sa akin ng katawan." Amen. Alam mo pa paano nangyari? Paano? Kaya pala ibinigay ng Panginoon ng libro na Councils on Health, Councils on Diet, Ministry of Healing, Healthful Living, Book of Temperance, para yung mga karamdaman na nakuha natin, bunga ng kakulangan ng kaalaman na minana ng mula na nagkasala ang ating mga magulang. Bagaman ang ating mga magulang, hindi naman sila nagpabaya, talagang pinatunayan naman talaga nila na sila yung mga vegetarian, hindi sila nag-deviate. Yes. Never sila na lumaban dun sa diet. Talaga lang nahulog lang sila dun sa unang-unang pandaraya na ginawa ng kaaway. Pero yung lahi natin na pinanggalingan, ang ating ninuno, na kanununuan si Eva at Adan, ay talagang tinayuan nila na wala silang pinakailaman ng mga flesh food sa kanilang kapaligiran. Amen. At ito yung ibig ng Panginoon. Kaya binabanggit dito again and again, God is calling His people back into His original design, that we should not subsist upon flesh or
subsist on any kinds of flesh animals. Bakit? Kasi yun lang ang tanging kapamaraanan para tanggalin ng Panginoon yung tinatawag na bunga ng hindi tamang kapamaraanan kung paano natin nakalimutan yung original na ating dating kinakain ng ating pinanggalingan ng ating mga magulang. Yes, totoo, Dok, no? And sa ating pong mga manonood, napakaganda po talagang pag-usapan itong paglilinis ng ating katawan dahil yung topic po natin ngayong hapon pong ito, mga kaibigan, is body cleansing. Hindi po ito yung pag-i-scrub nyo dahil internal, ibig sabihin yung inner pala, yung pinaka-vital organs pala talaga natin, yung dapat nating linisin, Dok, di ba? Para... Yeah, pero part ng cleansing, kasi for example, one of the major eliminatory organ ay ang skin. Yes. Pangalawa ito eh. Mm-hmm. Na pag ang ating dugo ay marumi, inilalabas sa pawis yung toxin. Mm-hmm. Kaya kailangan i-scrub mo yan. Yes, tama. Para ma-open up. At ang ginagamit itong mga diaphoretic therapy na kailangan ma-steam o mapawisan para pag papawis mo yung mga toxins na yon, automatic naglalabasan, lalo na pagka ginamitan natin ng one of the clostridiophilus, yung drinking enough water during that particular time na nagpapawis tayo. So much, Doc. And alam niyo po ba, mga kaibigan, napakaganda ng topic talaga natin. And according to sa isa pong celebrity nutritionist, which is Sandhya Gognani, she believes that if you cut down on junk foods along with alcohol and smoking and exercise daily can help you in cleansing your liver. And it is also important to consume whole grains and healthy fats like flax seeds and sunflower seeds in order to have a healthy liver. Yeah. Grabe, Dok, no? Tapos, paano naman mag-self-cleansing yung ating katawan kung pinapahirapan mo, ikaw pa yung naglalagay at nagdadagdag ng lason dun sa katawan part mo, ng ating katawan na binigay ng God para makasiguro tayo na hindi tayo makakaranas ng mga karamdaman na siyang number one na pamamaraan ng kaaway, dahil alam niya na ang taong may karamdaman ay mawawala sa kanya yung tamang pag-isip, normal na decision, na pangunawa, yes, o kaisipan. Kaya nangyayari ay nadadaya tayo. Kasi yan ang isa sa pinakamalakas na pandarayan ng kaaway, yung mamismanagement tayo, yung mawala tayo sa tono, mawala tayo sa linya ng tamang guidelines. Yes, ayan. Napakaganda, Dok, no? And ito pa, mga kaibigan, ihanda nyo na po ang inyo pong ballpen at papel. Tawagin nyo na po ang buong pamilya nyo dahil sisimulan na po natin how to detoxify our liver. Kahit kami din ni Dok, di ba? Nabanggit nga ni Dok before, nagde-detoxify siya. And ito, Dok, number one is turmeric. Napakaganda pala. This is a wonder spice that helps in detoxification of the liver. It helps in boosting enzymes which can flush out dietary toxins from the body. And alam niyo po ba kung paano siya gawin, mga kaibigan? You have to consume half teaspoon. So yung hindi po kutsara, kundi yung kalahati po ng kutsarita ng turmeric sa isa pong baso ng maligamgam na tubig sa umaga. Pala dapat. So, kailangan para malinis po siya. Within 2 weeks, mga kaibigan, kung everyday within 2 weeks, in 14 days, ginawa nyo po ito, ay talaga nga naman po. Pag sinabayan nyo pa ng yung water natin, yung soft water na tinatawag natin, which is from the 8 laws of health, ay talaga nga naman pong malilinis at madidetoxify yung ating pong liver. Also, ito naman, Dok, isa to sa mga natin, kalaban natin, Dok, itong asukal, yung pampatamis, dahil alam niyo po ba, mga kaibigan, na nakakatanda po ang matamis, itong sugar natin. Ano na yan? Actually, very common na. Mm-hmm. Actually, majority of people knows already that sugar is not really good for our immune system, for our health. Skin. But because of the, what you call that,